everyone and welcome back to my channel. And for today's video, guys, is I will be doing a review and give you my thoughts on this new product from Vice Ganda, which is their Vice Ganda Duo Foundation. So they have 8 shades na available from fair skin to morena skin. So if you want to know my review about this product, so please consider watching. Makikita nyo naman halos kaliligo ko lang talaga and I have nothing on my face right now. So yeah, nag-ano lang ako, kilay at saka nag-lipstick and konting eyeliner ganyan para naman medyo presentable yung aking pagmumukha today. So guys, ito yung Vice Ganda na kanilang bago ngayon. So yan yung kanyang Duo Foundation. And then guys, nabili ko to sa Lazada kasi hindi pa available dito sa amin sa SM City, Patangas. Kasi as far as I know, magre-release pa lang sila sa mga provincial. Siguro hindi ko sure guys ha. Hindi ko sure kung sa lahat ng branches nila sa mga SMEs, ganun yung release. Pero kasi tinanong ko yung sales lady ng Vice Ganda and sinabi niya sa akin is dito sa amin sa SM City, Batangas, Watson's Department Store is sa April 28 yung release nitong Vice Ganda dito sa amin. So ayan, ganyan guys yung kanyang packaging. So na-try ko na to guys, so this will not be a first impression review. So yan, makikita niyo sa background. Yan, nagpintura ko ng aking room. So yan, sariling sikap yung pagpipintura ko dyan. Kaya parang medyo nag-iba yung kulay ko ngayon. Share ko lang kasi parang nawala yung puti ko. Hindi ko naman nawala yung puti ko. Parang nahigot ng pintura yung aking kaputian. Kasi kung makikita nyo, kung nanonood mga kayo na aking mga beauty review, ganyan. Below yung background ko dati. Below yung pintura ng wall ko dati. Pero ayan, ngayon, white na siya. Ewan ko lang, type ko lang. Share ko lang. So, balik tayo, kung ano na naman pinagsasabi ko, balik tayo sa, dito sa Vice Ganda Duo Foundation. So, it says na, Duo Finish Foundation, a collection of soft dual finish powder. Powder that gives a flawless airbrush look from medium to full coverage. Comes in 8 shades to suit every skin tone. SPF 25, oil control, blurring, US dermatologist tested and no flashbacks. So direction for use is multi-use, can be applied using sponge or brush, wet or dry, light coverage to full coverage. This cost 245 pesos and yung kanya mga shades guys is Tisay, Chesa, Putina Mez, Kinesa, Morena, Shade ni Vice, Soapinay at saka Flawlessa. So yun guys, ilalagay ko na lang dito yung mga shades na yon and saka yung color range kasi may picture sila na yung kada color is merong tao na nakalagay. So yun, makikita nyo doon si Mama Ann, si May Layug, at saka si Vice Ganda, si Cases, andun sila. So makikita nyo yung shade range doon para magkaroon kayo ng pagpipilan kung alin kayo doon. Plus si Tony Sia din guys is nandun din. So guys, pasensya na kung maririnig nyo on the background yung aking electric fan kasi sobrang banas ngayon. Hindi ko alam kung bakit umuulan naman dito sa amin sa Batangas kaso mabanas talaga yung darang ng init. Guys, ang napili ko for my skin tone is si Tisay kasi nga Tisay ako, maputi ako. And then, so nagdadalawang isip ako kasi baka mas maputi siya sa akin. And then yan, ito yung nasa loob niya. So ayan, may plastic film pa siya. Hindi ko pa siya natatanggal. Pagkatapos, yan yung kanyang kulay. Tapos, ito yung kanyang sponge. So, guys, yung sponge, maganda naman siya. As in, hindi siya yung class ng sponge na nakikita ko sa ibang kasama ng mga foundation na medyo rubbery siya. Ito, may pagkamalambot at saka mukhang sponge din talaga siya. So, ayan, nagamit ko na yung sponge. So, makikita nyo naman, may dumi na siya. So, yes. So, guys, on this side of my face is gagamit ako ng sponge, pero babasain ko muna to and then on the right side of my face is gagamit naman ako ng brush para matingnan natin yung kanyang coverage. So guys, kaya ako pinili dito yung sponge kasi ayan, makikita nyo may mga blemishes ako dyan. Ayan, makikita nyo naman. So yeah, wait lang, babalik ako at babasain ko lang siya. So yan guys, natanggal ko na yung kanyang plastic film and yan, gagamitin na natin siya.
So guys, nabasa ko na yung sponge na gagamitin ko. So ayan, dito ko siya ilalagay. Wet sponge yung gagamitin ko on this area. Layer nang nilagay ko nitong Duo Foundation ng Vice Ganda. So, as you can see naman, sobrang ganda niya sa balat. As in, manandang mo yung sobrang soft. Hindi naman ako nahirapan ng pag-blend sa kanya. Ganyan. Pero on the first layer, guys, as you can see, may makikita niyo pa rin yung aking mga blemishes. Ganyan. Ayan o. Halos hindi pa niya natatakpan. But says on the description of the product, it is medium to full coverage naman siya. So, ayan. And then, ngayon guys, is maglalagay naman ako dito ng nitong Duo Foundation using a brush. So, ito na guys, yung nilagay ko using the brush on the right side of my face, sa left side ng inyong screen, and then left side on my face, sa right side ng inyong screen. So, makikita nyo naman siguro yung pagkakaiba. Ayan, medyo lapit ako ng bahagya. So, ayan. Kasi dito guys, hindi ako masyado ma-problematic. Unlike dito na, ayan, meron akong tagihawat, ganyan. So, dito may mga open pore scarrings lang ako. And yun. So, on the oil control, tuloy. So, ayan guys, yung kanyang itsura. And then, papalagyan ko siya, ano? Maglalagay ko guys ng second layer para makita natin kung buildable nga pa talaga siya to full coverage. Is yung second layer na nilagay ko. So makikita niyo naman yung sa ginawa ko is nilagyan ko lang ng pa second layer yung mga areas kung saan meron talaga akong blemishes, ganyan. Tsaka ayan, makikita niyo naman. And then dun sa mga veins. And then dun sa veins, meron pa din. Halos hindi niya pa rin masyado natatakpan. Kasi guys, malala talaga yung veins ko sa mukha. As in, kasi nga maputi ako, talagang kitang-kita yung mga veins kung yan na nagsusumigaw. And then on this part naman sa right side ng aking face, ayan, papadalawahan na natin siya ng lagay. Ganun lang guys yung ginawa ko on the second layer on my right side of my face. So guys, tatapusin ko muna yung aking buong look. So mag-blush on lang ako and babalik ako sa inyo. So hi guys, at ako ay nagbabalik sa inyo. So yan, nakapaglagay na ako ng blush on. Tsaka medyo nag-contour lang ako ng aking nose. Yan, para hindi naman flat na flat yung aking face. So guys, dun muna tayo sa cons nitong product. So just what I've said guys is hindi ito first impression kasi nagamit ko na to bago siya. Bago ko siya reviewin ngayon. So, ayun. Unang-unang con, guys, na napansin ko sa kanya is yung kanya mismong product. So, yan. Makikita nyo. Kasi may emboss pa to ng vise. Ayan. Makikita nyo naman yung vise dyan. So, sorry sa aking nails kasi di pa ito nakakapag-cutex. So, yan. Makikita nyo. As in, ang dali niyang matanggal. Kumbaga sa akin, madali siyang mapudpod yung kanyang product. So, siguro, isa yun sa mga disadvantage, even though this cost for only 245 pesos, kaso nga lang, medyo maaksiya siya sa product. Kasi, konting ano mo lang sa kanya, konting dot-dot mo lang, talaga makikita mo yung pagka-powdery ng kanyang product. And then, ito guys, yung tisay sa akin. Ngayon, okay yung shade niya. Ayan, makikita niyo naman. Ayan, ganyan yung shade niya sa akin. Ayan. Pero nag-o-oxidize siya sa akin after a few hours kasi napapansin ko na nangingitim yung mukha ko kaysa sa katawan ko. Yun yung una ko napansin talaga sa kanya. So, hindi ko siya masasabing super glowy niya pag gusto mo yung, alam mo, yung fresh-freshan lang. Hindi ko alam guys inyo kasi medyo acidic akong tao kaya nag-o-oxidize sa akin yung mga ganito klase ng product. Pero depende pa rin talaga yun. Maaring mag-oxidize sa inyo, maaring hindi. So, yun. Ganun lang yun. Pero sa akin, guys, is nag-o-oxidize siya. Tapos, ito na yung pinaka lightest shade nila. Tapos, yun nga, nag-o-oxidize pa siya sa akin. Kaya, parang nag-aaninlangan pa rin ako sa product na to kung bibili pa ulit ako or hindi.
And then another con is, hindi ko sure guys kung magre-release sila ng refill nitong klase ng kanilang product na to ng Duo Foundation, kasi sayang, sobrang ganda ng kanyang packaging. Tapos, para hindi ka na masyado aksaya, syempre, sa kakabili ng ganitong klase ng lalagyanan. So, magagamit naman siya, reusable naman siya, recyclable naman siya. So, sana meron siyang, tawag ito, refillable on the future, kumbaga talaga. And then, sa kanyang oil control, guys, kasi nga natry ko na siya, ang oil control power niya sa akin is, usually, kapag nag-oil ako, nag-build up yung oil ko, nag-ano siya for at least 3 to 4 hours. Yan, andyan na yung oil ko. Pero while using this, guys, siguro mga at least 4 hours, yun, makikita ko na yung talagang shine sa aking mukha. Most especially dito sa cheeks area, tsaka dito sa T-zone. Yan yung mga area na talagang oily yung aking face. So, yun, kailangan ko nang mag-dot on that particular time. Then, yun lang, guys, yung aking cons for this product. And then, dun naman tayo sa pros niya. So, unang-unang pros niya, guys, para sa akin is sobrang okay na ng coverage for me, even though, yes, makikita niyo pa rin yung aking mga blemishes over there, pero sobrang ganda na niya sa skin, as in, hindi mo kailangan mag-build up kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo yung parang no makeup look na ganun. Kasi guys, para sa akin, kapag the more na nag-add ako, the more na baka mag-kiki yung foundation sa aking face. So, yeah. Kaya, okay na yan sa akin. And then, as you can see, para talaga siyang nakaka-blur ng pores. Ayan, kumahilan yung aking pores. Ganyan. O, alam, aaminin ko na talaga malaki yung pores ko. Pero, to the fact na hindi pa ako gumagamit ng primer niyan. As in, makikita ko talaga, guys, na nag-ano yung aking pores. Nag-blur kahit papaano. And then, yung kanya pang isang cons is dahil nga marami siyang shades. Almost 8 shades siya, guys. So, ang dami yung pagpipilian na kung ano talaga maging suitable na sa inyong fit, sa inyong skin tone. And then yun nga, for the price naman na 245 pesos, ang for me, mura na siya kasi sobrang ganda niya talaga. Sobrang ganda na nalagyan niya. Ayan. So, sobrang girly. And then, yun pang isa pa sa kanya is this is paraben-free, cruelty-free, at saka vegan siya. Vegan, vegan. So, correct me if I'm wrong. And then yun, 24 months to expire yung product. Guys, hindi pa naman ako naka-experience ng acne as of now kasi nga kahit na na-try ko na siya ganyan, dahil usually kasi kapag gumagamit ako ng mga foundation mga katulad nito na talagang malala ako maglagay ganyan kasi kailangan ko siyang i-try at least overnight, nagkakaroon agad ako ng pimples. Pero dito naman guys is hindi pa naman. Pero kung sakali man is i-update ko na lang kayo sa description or kaya sa comment section. So yun, better check it out siguro mga after 1 week ganyan para update ko yung kung magkakaroon ba ako ng acne sa paggamit nitong Vice Ganda Duo Foundation. And guys, kung gusto niyo naman, kung wala pang ganito sa inyong area, most especially siguro kapag nasa mga provincial ganyan. So, pwede kayong umorder sa Lazada nila kasi yun, meron sila doon available na lahat ng 8 shades nila. Tapos, meron, babayaran lang kayo na siguro sa amin kasi sa Batangas, ang binayaran ko lang na shipping fee is 45 pesos. That's it guys, and I hope you hit the thumbs up button if you like this video. And of course, don't forget na mag-subscribe na sa aking channel. And follow nyo rin ako sa aking mga social media accounts na naka-link sa aking description box below. And then yun lang guys, and see you on my next one. Bye!